Hello, hello mga ka-nurse. Ito po si Ate Nurse, ang inyong lingkod, isang clinical instructor at isang registered nurse sa Pilipinas na kasalukuyan ay nandito sa Riyadh, Saudi Arabia bilang isang OFW. Ang aking pong channel ay tungkol sa pangkalusugan, mga health tips, health teachings, at pag-uusap o reaction video tungkol sa mga bagay na may kinalaman sa ating kalusugan. Please don't forget to subscribe kung bago ka pa lang, like the video, and hit the notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating mga videos. So mga ka-nurse, kamusta na kayo? Kamusta ang health? Kamusta ang kalusugan? Sana wala kayong sakit. Sana maayos ang inyong sitwasyon ngayon. Sabi nga natin, health is wealth. Ito ay unang bahagi ng pagtalakay tungkol sa 11 mga karaniwang kondisyon sa mga sanggol na bagong panganak. Ang ilang mga kondisyong pisikal ay karaniwan sa unang ilang linggo pagkatapos ng kapanganakan. Kung napansin mo ang alinman sa mga sumusunod sa iyong sanggol, makipag-ugnay sa iyong pediatrician. Ate Nurse, normal bang malaki ang tiyan ng baby? Karamihan sa bellies ng mga babies ay normal na malaki, lalo na matapos ang pagpapakain. Gayunpaman, in between feedings they should feel soft. Kung ang tiyan ng iyong anak ay may pamamaga at matigas, at kung wala siyang pagtain ng higit sa 1 o 2 araw o nagsusuka, tawagan ang iyong pediatrician. Malamang ang problema ay dahil sa gas o paninigas ng dumi. Ngunit maaari rin itong hudyat ng isang mas seryosong problema sa bituka. Ate Nurse, ano ang mga pangkaraniwang birth injuries? Ang mga sanggol ay maaaring magkaroon ng pinsala sa panahon ng kapanganakan, especially if labor is long or difficult, o kapag ang mga sanggol ay napakalaki. Habang ang mga bagong silang na sanggol ay mabilis na gumagaling mula sa ilan sa mga pinsala na ito, ang iba ay nagpapatuloy. Occasionally nangyayari ang broken collarbone na mabilis namang gagaling. Pagkatapos ng ilang linggo ang isang maliit na bukol ay maaaring mabuo sa bahagi ng bali, ngunit huwag mag-alala. Ito ay isang palatandaan na ang bagong buto ay nabubuo upang ayusin ang pinsala, at sa lalong madaling panahon ito ay magiging kasing ganda ng bago. Ang kahinaan ng kalamnan, muscle weakness, ay isa pang karaniwang pinsala sa pagsilang sa panahon ng pag-labor, dahil sa pressure or stretching ng mga ugat na nakakabit sa mga muscles. Ang mga muscles na ito, karaniwang hamina sa isang bahagi ng mukha o isang balikat o braso. Generally ito ay babalik sa normal pagkatapos ng ilang linggo. Pansamantala, tanungin ang iyong pediatrician upang ipakita sa iyo kung paano alagaan at hawakan ang sanggol para sa tuluyang paggaling. Ate Nurse, normal ba nagkukulay blue si baby? Ang mga sanggol ay maaaring may bahagyang pag-asul ng mga kamay at paa, na karaniwang normal, kung ang kanilang mga kamay at paa ay bahagyang nag-asul mula sa lamig. Dapat silang bumalik sa pagka-pink sa sandaling mainit sila. Paminsan-minsan ang mukha, dila, at labi ay maaaring maging medyo asul kapag ang bagong panganak ay umiiyak ng husto. Ngunit sa sandaling siya ay kalmado. Ang kanyang kulay ay dapat na mabilis na bumalik sa normal. Gayunpaman, ang patuloy na pag-blow ng balat ay isang palatandaan na ang puso o baga ay hindi gumagana ng maayos. At ang sanggol ay hindi nakakakuha ng sapat na oxygen sa dugo. Mahalaga ang agarang medikal na atensyon. Ate Nurse, ano ang dapat kong malaman tungkol sa babies? Unusual bowel movement. Meconium. Pagkatapos ng kapanganakan, obserbahan ang unang pag-ihi at pagtain ng sanggol upang matiyak na wala siyang problema. Maari itong madelay ng 24 na oras o higit pa. Ang una o pang-2 pagtae ay black o dark green at malambot. Ito ay meconium, mga substance na nasa bituka ng sanggol bago siya ipanganak.
Kung ang iyong sanggol ay hindi natae sa unang 48 oras, kinakailangan ng karagdagang pagsusuri upang matiyak na walang mga problema sa kanyang bituka. Dugo sa dumi. Minsan, ang mga bagong silang na sanggol ay mayroong kaunting dugo sa kanilang tae. Kung nangyari ito sa mga unang araw, karaniwang nangangahulugan ito na ang sanggol ay may kaunting sugat sa puwet mula sa pagtae. Sa pangkalahatan ito ay hindi nakakapinsala, ngunit kahit na, ipaalam sa iyong pediatrician ang tungkol sa anumang mga palatandaan ng dugo upang kumpirmahin ang dahilan, dahil may iba pang mga sanhi na nangangailangan ng karagdagang pagsusuri at paggamot. Ate Nurse, normal bang magubo ang sanggol na bagong panganak? Kung ang sanggol ay uminom ng napakabilis, maaari siyang umubo. Ngunit ang ganitong uri ng pag-ubo ay dapat tumigil kapag nasanay na siya sa kanyang routine feeding. Maaari din itong nauugnay sa kung gaano kalakas o mabilis ang paglabas ng gatas ng ina na nagpapasuso. Kung ang ubo ay nagpapatuloy at may regular na gags habang nagpapakain, kumonsulta sa pediatrician. Ang mga sintomas na ito ay maaaring magpahiwatig ng isang kalakip na problema sa baga o digestive tract. Ate Nurse, bakit sobrang pag-iyak ni baby? Ang lahat ng mga bagong silang na sanggol ay umiiyak, madalas na walang maliwanag na dahilan. Kung natiyak mo na ang iyong sanggol ay pinakain, napadighay, hindi nilalamig, at may malinis na lampin, diaper, ang pinakamahusay na taktika ay ang paghawak sa kanya at kausapin o kantahan siya hanggang sa tumigil siya. Hindi mo maspoil ang isang sanggol sa edad na ito sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng too much attention. Masasanay ka sa mga pattern ng pag-iyak ng iyong sanggol. Kung naririnig ito kakaiba, o kung mananatili ito para sa isang hindi pangkaraniwang tagal, maaari itong mga hulugan ng isang medikal na problema. Tumawag sa pediatrician at humingi ng payo. Ate Nurse, may marka ng forceps si baby, ano ang dapat kong gawin? Kapag ginamit ang mga forceps sa panahon ng panganganak, maaari silang mag-iwan ng mga pulang marka o kahit mababaw na mga pag-scrape sa mukha at ulo ng isang bagong panganak. Karaniwan itong nawawala sa loob ng ilang araw. Minsan ang isang firm, flat lump ay nabubuo dahil sa maliit na pinsala sa tissue sa ilalim ng balat, ngunit ito rin ay karaniwang mawawala sa loob ng 2 buwan. Hanggang dito na lang muna mga ka-nurse. Ang susunod na bahagi tungkol sa mga karaniwang kondisyon sa mga sanggol na bagong panganak ay tatalakayin sa susunod na video. Panatilihin po nating maganda ang ating kalusugan, maging malayo sa sakit, at mag-practice ng healthy lifestyle para naman maging maayos ang ating health. So yun lang po mga ka-nurse. Sa hanggang sa susunod na ating pangpaksang pag-uusapan, sana po ay makikita-kita ulit tayo sa aking mga susunod na video. So, yun lang po. Bye mga ka-nurse! See you sa next video!